Magandang umaga. Ang ating topic para sa araw na ito ay may pamagat na Rizal Search for Knowledge, Truth, and Campaign for Reforms. Ang mga sumusunod ang ating course overview or course objective para sa nasabing topic. Una, kinakailangan natin may paliwanag kung ano ba ang mga prinsipyong ipinaglalaban ng kilusang propaganda. At ang ikalawa ay evaluate Rizal's relations with other propagandistas. Now, kasabay ng pag-aaral natin patungkol sa buhay ng pagiging propagandista ni Rizal ay ang pagkakaroon natin ng kaunting sipat kung saan ba yung mga lugar na kanyang napuntahan habang siya ay nasa Europa. Pero tatandaan natin na hindi tayo magdedwell sa mga facts na ito. These are trivial facts, hindi natin sinasabi na hindi sila importante, pero mas magpo-focus tayo kung ano ba muna ang pinaka-essential nitong propaganda movement. Sa pag-aaral natin ito ay mapag-uusapan din natin yung iba't ibang mga tao na maaring naka-apekto sa paraan ng pag-iisip nito ni Papi JP natin. Para ipagpatuloy natin itong kwento ng pangingibang bansa ni Rizal, ay kinakailangan muna natin balikan yung kanyang pag-aaral sa UST. Kung babalikan natin yung ating previous na video, matatandaan natin na hindi kontento itong si Papi JP sa paraan ng o sistema ng pagtuturo sa UST noong panahon na yon. Sinasabi ng ilang mga biographers that he was quite disgusted with the system. Kaya ano yung kanyang naging tugon? Hindi niya tinapos yung kanyang pag-aaral sa UST. Bagkus pagsapit ng May 1882, siya ay palihim na tumakas o pumunta sa Europa. Bakit natin tinatawag na ito ay palihim? Ang kadahilanan dito ay dahil sa hindi alam ng mga tao sa paligid niya na siya pala'y aalis. Kung meron man nakakaalam, kaunting tao lang ito at ito yung mga mas malalapit na tao sa kanya. Even his parents, hindi nila alam na mangingibang bansa pala si Papi JP. Nalaman na lamang nila na nasa Europa na itong si Papi JP nung nakaalis na siya sa Pilipinas. So, hindi na nila napigilan ang pag-alis nito ni Jose. Ang ilan lamang sa mga nakakaalam ng kanyang pag-alis ay siyempre yung kanyang kapatid na si Pasiano, yung kanyang tiyo na si Antonio Rivera, na tatay ng kanyang jowa nung panahon na yon na si Lino Rivera, at ang ilan sa mga paring kaibigan niya mula sa Ateneo. So itong mga paring Hesuita na to ay binigyan nila ng liham itong si Jose na maaari niyang ipakita sa mga paring Hesuita din na matatagpuan sa Espanya in case siguro na kung humingi siya ng tulong sa mga ito. Sinasabi na 356 pesos lamang ang baon ito ni Jose nang siya ay umalis patungo sa ibang bansa. Bago siya sumakay sa barko na Salvadora, siya muna ay nagsimba sa Santo Domingo sa Intramuros. And umalis siya sa Maynila pagsapit ng May 3, 1882. Itong barko na to, ulitin natin, ang pangalan ay Salvadora. Ang biyahe nito ay mula sa Maynila patungo sa Singapore. Okay? Nakarating siya sa Singapore noong May 9, 1882. Tumigil muna siya sa Singapore. At sa pagsapit ng May 11 ay saka naman siya sumakay sa panibagong barko. Ito naman yung Gemna, isang French vessel, para makarating na sa Europa. Hindi non-stop itong biyahe nito. Marami siya munang mga stopovers o mga layover points. So ang isa sa mga ito ay sa Colombo. Ang Colombo ay yung capital ng Sri Lanka. So narating ito ng barkong Gemna noong May 18, 1882. Then, ang sumunod naman ay ang Aden. Ang Aden ay isang lugar sa kabilang dulo ng Suez Canal, sa timog na dulo nitong Suez Canal. Narating naman ito ng nasabing barko noong May 27, 1882. Then, pagkadating sa Aden, dumiretso na yung barko sa Suez Canal hanggang sa narating nito yung kabilang terminus o yung northern side nitong Suez Canal, which is yung Port Said. Nakarating dito yung Gemna noong June 7, 1882. Then matapos nito ay narating na ng barko yung Mediterranean Sea. Itong Aden kasi, yung malapit na ito sa Gulf of Aden, dito to banda sa may Red Sea. Okay? So tumawid siya ng Suez Canal, nakalabas sa Port Said, then pagkalabas nun, yun ay yung Mediterranean Sea. Then pagkatapos ay tumawid ng dagat Mediterranean itong Gemna hanggang sa marating nito yung Naples. Ang Naples ay isang lungsod sa Italia
at nakarating dito yung nasabing barko pagsapit ng June 11, 1882. Gabi na ng June 12, 1882 na makarating ang barkong Gemna sa Marseille. Kung kaya dito na muna siya nagpalipas ng gabi at kinabukasan June 13 na lamang siya bumaba sa nasabing French City. So umalis siya sa nasabing lungsod noong June 15, 1882 at sumakay ng tren patungo na sa Barcelona, Spain. So yan yung kanyang first travel abroad. Sa pagdating ni Jose sa Barcelona ay nakasalamuhan niya yung ilan sa kanyang mga naging kaklase habang siya ay nasa Ateneo. Tumigil muna siya dito ng ilang buwan at bago siya nag-enroll sa Madrid. So habang nandito sa Barcelona ay sinulat niya yung kanyang kauna-unahang article na habang siya ay nasa labas ng Pilipinas. Ito yung pinamagatang Amor Patrio. Ang Amor Patrio ay inilathala sa Diyaryong Tagalog, isa itong periodiko sa Maynila, kung saan ay pinangangasiwaan ni Basilio Teodoro. Matapos ang almost 3 months na nasa Barcelona, ay lumipat naman patungo sa Madrid itong si Jose. Pagsapit ng September of 1882, ay nag-enroll na siya dito sa Central Universidad de Madrid, kung saan niya piniling ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng medisina. Ang binabanggit natin na Universidad Central de Madrid ay kinikilala din sa taguri na Complutense. Sulitin natin, Complutense. Dalawa ang kursong kinuha niya habang nandirito. Ang una ay ang medisina at ang pangalawa naman ay filosofiya y letras. Bukod sa formal na edukasyon sa Complutense ay nag-aral din ng pagpipinta at eskultura si Jose. So ang pangalan naman ng school na yon ay ang Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Nang sumunod na taon, 1883, ay sumapi naman o sumali si Rizal sa grupo ng Masoneria. So ito yung Logia Acacia numero 3 ng Gran Oriente de España. Pag sinabi nating Masoneria, hindi ito tumutukoy sa mga nagtitibag ng pader, hindi ito yung mga construction worker. Ang Masoneria ay isang samahan ng mga free thinkers. Ito yung mga tinatawag na mga Freemasons. Okay, kaya Freemasonry sila. At nung panahon na ito ay mayroong girian o tunggalian sa pagitan ng simbahang Katolika at ng nasabing samahan. As a matter of fact, up to the present time ay mayroong ruling ang simbahang Katolika na ang sinumang kasapi na Masoneria ay automatic na excommunicated. Pag sinabi natin excommunicated, ikaw ay tiwalag. Inaalis ka na mula sa simbahang Katolika. Matapos magkaroon ng maiksing fast track patungkol dito sa unang panginginubang bansa ni Rizal, ay magpo-focus na tayo sa pinaka-topic natin for today, which is about the propaganda movement. Now, let us discuss first, ano bang ibig sabihin ng salitang propaganda? Kung titingnan natin ang diksyonaryo, sinasabi na ang root word o pinanggalingang salita, ang etymology ng salitang propaganda ay ang Latin word na propagare. Ang propagare, in English, it means to propagate. Sa wikang Filipino, ito nangangahulugan ng magpapakalap o magpapakalat o magpapalaganap. Ngayon, ano ang iyong ipapalaganap o ano yung iyong ikakalat? Pwedeng balita, pwedeng ideya, pwedeng kaalaman, pwedeng damdamin, pwedeng relihiyon o kung ano paman. Bilang halimbawa, sa simbahang Katolika, meron tayong tinatawag na Congregatio Pro Propaganda Fide. Ito yung sa panahon natin ngayon na tinatawag na Congregation for the Evangelization of Peoples, kung saan ang very own ang ating very own Luis Cardinal Antonio Tagle ang siyang prefect o siyang namumuno sa nasabing congregation. Ang propaganda movement naman na tinutukoy natin dito ay yung pagpapalaganap ng damdaming nasyonalismo, yung Filipino consciousness noong 19th century na pinangunahan ng mga ilustrado. Magkagayunpaman, sinasabi nila na nag-umpisa talaga itong propaganda movement na ito noong 1872 pa, yung mga naiwan na kaisipan nito ni Father Jose Burgos. Pero pagdating na nila Rizal, itong propaganda movement na to, ang magiging base nila ay hindi na sa Pilipinas kundi sa mismong Espanya. Ang mga ilustrado na tinutukoy natin dito ay yung anak ng mga prinsipalya. Kung babalikan natin yung ating mga previous videos,
Nabanggit natin na pagsapit ng 19th century ay maraming Pilipino, maraming Indio ang yumaman dahil sa pagbubukas ng ating bansa sa pandaigdigang kalakalan. So ilan sa mga yumaman noong panahon na ito ay yung mga prinsipalya because they became involved dito sa pakikipagkalakalan na ito. And because they already have the money, they have the financial resources para ipadala ang kanilang mga anak not only in Manila but also in Europe. So pinag-aral yung mga anak nila dito sa Espanya particularly. Yung salitang ilustrado ay nanggaling sa salitang ilustrar, mula din sa Latin na lustre. Pag sinabi nating lustre, it means, hindi sinadin, okay? Pag sinabi nating lustre, it means light, luster, nagbibigay ng liwanag, hindi ba? So, ibig sabihin ng ilustrado, mga niliwanagan. Bakit naliwanagan? Kasi namulat na sila. Ito yung mga hashtag pawok kids, di ba? Namulat sila sa indifferences, sa mga kamalian na meron sa sistemang kolonyal noong panahon ng mga Espanyol. And because namulat na sila, na-woke na sila, kung ano ba yung mga kamalian sa lipunan, they demanded reforms. Naisa nilang magkaroon ng pagbabago sa kolonya. Ito na yung panahon kung saan sinasabi nila na hindi na dapat tayo pumayag na patuloy tayong inaabuso ng mga Espanyol. Bagkus kinakailangan natin ipaglaban ng ating karapatan at kinakailangan natin tumayo, hindi na mas mababa sa kanila o hindi mas mataas kaysa sa kanila, bagkus kapantay nila. So they're also fighting for equality. Magbibigay tayo ng ilan sa mga pangalan ng mga kilalang propagandista. Ang dalawa sa mga nangunguna o naunang dumating sa Espanya upang doon ay mag-aral ay si Pedro Paterno at saka si Gregorio Sanchanco. Kung familiar kayo sa pelikulang General Luna, si Pedro Paterno ay isa sa mga miyembro ng gabinete ni Emilio Aguinaldo. Yung di ba nagkaroon ng eksena doon si General Luna kung saan sumigaw siya ng bayan o sarili. So yung kausap niya doon ay si Pedro Paterno. Makikilala din ito si Pedro Paterno sa kanyang pagiging broker o tagapamagitan doon sa naganap na kasunduan sa Biak na Bato. Eventually, sa kasaysayan ng Pilipinas, itong si Pedro Paterno ay magkikikolaborate sa mga Amerikano at magkakaroon ng partisipasyon ng mga unang taon ng pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Bukod pa sa dalawang nabanggit, bukod kay Paterno at kay Sanchanco, nariyan din siyempre yung magkapatid na Luna, si Juan Luna at si Antonio Luna, si Jose Maria Panganiban, Antonio Maria Regidor, at saka si Isabelo de los Reyes. And of course, itong si Papi JP natin na isa sa mga ilustrado. Yung isa sa mga pinaglalaban nila ay pagkakaroon ng representasyon ng Pilipinas sa Cortes ng Espanya. At kung babalikan natin ang ating naging diskusyon ng mga nakaraang videos, ang Cortes ay tumutukoy nga sa Parlamento or Parliament ng Espanya. Bukod pa dito sa issue ng representasyon sa Cortes ay pinaglalaban din nila yung sekularisasyon ng mga parokya at maibalik ang karapatang pantao at karapatang pampolitika ng mga Pilipino. Now, if you're going to analyze this, medyo weird. Bakit? Kasi kapag nasa Espanya ka, you can express your sentiments. You can express your thoughts, your ideas. At walang manghuhuli sa'yo. Because Spain during that time is a liberal society. Pero pagdating sa Pilipinas, even yung very subtle na criticism mo sa colonial government, yung kahit napakaganda ng wordings, walang pambabash, ikaw ay pa pwedeng parusahan ng pamahalaang kolonyal. So yun yung dahilan kung bakit mas marami sa kanila ang talaga nagpapahayag ng kanilang mga damdamin habang nasa Espanya. Because kung nandun ka, meron kang karapatang pantao. Pero pag nandito ka sa Pilipinas, much likely, ikaw ay huhulihin ng mga opisyal. Ngayon, maaaring magsabi yung iba, bakit ba puro reklamador itong mga Espanyol, Pilipino na ito, yung mga propagandista na ito? Bakit ba reklamo ng reklamo? Ba't hindi na lang sumunod? Diba? Nandyan ka na nga sa Espanya nagre-reklamo ka pa, mga ganyang bagay. So tatandaan natin, magre-reklamo ka kasi may nakikitang mali.
So, hindi ka magre-reklamo kung wala ka nakikitang kamalian, hindi ba? So, itong mga propagandista na ito, nakikita nila na mayroong mali sa sistema, mayroong kinakailangan baguhin sa sistema, at kung walang magsasalita, e paano magkakaroon ng pagbabago, hindi ba? So, sa papanong paraan, sa pamamagitan ba ng pagrarally? Noong panahon na yun, yung pagrarally ay medyo violent yung pagdi-disperse. Kaya nga itong si Papi JP mismo naka-experience siya na sinugod yung kanilang paaralan, yung Complutense. At maraming mga naging sugatan ng mga estudyante kasi nga may mga pinaglalaban din yung mga estudyante doon. Ang piniling paraan nitong mga propagandista ay hindi sa pamamagitan ng pagpoprotesta sa kalsada. Yung may mga placard, wala. Ang paraan, ang pangunahing paraan ng kanilang pagtutol sa mga kamaliang ginagawa ng mga Espanyol sa Pilipinas ay sa pamamagitan ng pagsusulat. Kaya nga dito papasok yung tinatawag natin na La Solidaridad. Ang La Solidaridad ay ang official publication ng propaganda movement. Ang unang naging patnugot at ang nagtatag nito ay si Graciano Lopez Haina. Okay, ulitin natin ang pangalan, si Graciano Lopez Haina. Itong si Haina ay merong dalawang pangunahing akda. Ang isa dito, ang pinakakilala marahil, ay yung tinatawag natin na Fray Botod. Hindi Fray Botod, okay? Botod. Ilonggo kasi itong si Haina. At sa Ilonggo, ang ibig sabihin ng Botod ay malaking tiyan. So, Fray Botod, ibig sabihin, Prayling malaking tiyan. So, di ba parang katakataka, bakit kaya pag nagiging pare, karamihan sa kanila, malalaki ata talaga ang chance. Hindi natin alam kung bakit. Pero dito, parang sinasabi nila na kaya lumalaki yung chan, it is because of corruption. Di ba? Kaya ganun na lang yung kanyang isinulat, Fray Botod. Then may isa pa yung La Hija del Fraile. Ibig sabihin, the daughter of the friar. Ito naman ay tumatalakay din sa isa sa mga issues nung panahon na yon, which is yung clerical immorality. Ibig sabihin, may mga anak yung ilan sa mga pare. At ito ay parang open secret na nung panahon na yon. Because karamihan pa sa mga anak ng mga praile na ito ay proud na ang tatay nila ay pare. O diba? Parang ano ka, ang father ko ay tunay na father. O diba? So bukod dun, ang sumunod naman na naging editor nitong La Solidaridad ay si Marcelo H. Del Pilar. At itong si Marcelo H. Del Pilar ay talagang galit na galit din sa mga praile. Sa katunayan ay meron siyang isinulat itong tinatawag natin na La Soberania Monacal. Yun. Ang La Soberania Monacal ay tumutukoy sa monastic supremacy of the friars in the Philippines. Yung pag-ahari-harian ng mga praile sa Pilipinas. So titingnan natin bakit kaya ganito yung hugot nito ni Del Pilar. So it so happened kasi na kung babalikan natin, 'di ba, sa mga previous video natin, meron tayong ginawa about religious developments in the 19th century. Kung saan ay pinag-usapan natin yung Cavite Mutiny noong 1872. Yung kapatid nito ni Del Pilar na si Father Toribio Del Pilar ay isa sa mga paring sekular na ipinatapon. Hindi sila ginarote, pero they were implicated because of this Cavite Mutiny. So, Father Toribio Del Pilar was deported in Marianas. So, dito natin makikita kung bakit may hugot itong si Marcelo, kung bakit siya may galit sa mga praile. Eventually kasi, naapektuhan yung kalusugan ng kanyang ina dahil sa pagpapatapon dito kay Father Toribio sa Marianas. Kaya, right away, siguro mga after ng ilang buwan, ay pumanaw din yung kanyang ina. So dito natin makikita kung gaano kalaki yung kanyang angst, yung kanyang hinanakit laban sa mga praile na ito. Bukod pa riyan ay nakilala din siya patungkol dito sa dasalan at toksohan. So babasahan ko kayo nitong dasalan at toksohan na ito. Ang dasalan at toksohan ay isang paraan ng panguuyam. So sarcasm ito. Para siyang parody ng mga dasal ng mga Katoliko. Bakit toksohan? Ano to? Tinutokso ka ba? Ano to? Asaran? Hindi. Sinasabi kasi nila na yung toksohan daw ay tumutukoy sa parang katikismo o yung paraan ng pagtuturo ng mga aralin sa simbahang Katolika. So dito, para siyang doktrina Kristiyana actually. So dito, bilang halimbawa, meron siyang the act of contrition. Babasahin ko ah. Panginoon kong Fraile,
Diyos na hindi totoo at labis na ng pagkatao, gumaga at sumalakay sa akin. Pinagsisisihan kong masakit sa tanang loobang dilang pag-asa ko sa iyo, na ikaw nga ang berdugo ko, Panginoon ko at kaaway ko, na inihihibig kong lalo sa lahat. Nagtitika akong matibay, na di na muling mabubuyo sa iyo, at lalayuan ko na, at pangingilagan ang balanang makababakla ng loob ko sa pag-asa sa iyo, makalilibat ang dating sakit ng mga bulsa ko, at nagtitika naman akong maglalathala ng dilang pagkadaya ko, umaasa akong babambulin ka rin, alang-alang sa mahal na panyon, at pangangalakal mo ng krus sa pag-ulul sa akin, Shenawa. So, di ba? Yun. Sarcasm siya. Merong act of contrition talaga, which is the formal prayer. Tapos, ang ginagawa niya, ay inuuyam niya, binabago niya yung wordings ng nasabing dasal in order to expose yung mga corruption, yung mga corrupt activities na ginagawa ng mga praile. So, dito, halimbawa pa, yung Abaginoong Barya. O, ito, parody naman ito ng Hail Mary, Abaginoong Maria. Abaginoong Barya, nakakapuno ka ng alkansya. Ang fraile sumasa sa iyo. Bukod kanyang pinagpapala at pinahigit sa lahat, pinagpala naman ang kaban mong mapasok. Santa Barya, ina ng diretsos, ipanalangin mo kaming huwag anitan, ngayon at kami ipapatay. Shenawa. Oh, di ba? So para sinasabi dito na nahuhumaling yung mga fraile sa kalansing ng barya, na parang pinapamukha dito ni Del Pilar na ang habol lang ng mga fraile sa Pilipinas ay ang pera ng mga katutubo. Then meron din parody nitong sampung utos ng Diyos. So ang tawag din naman dito yung sampung utos ng fraile. So ito yung sabi niya. Ang nauna, sambahin mo ang fraile na lalo sa lahat. Ang ikalawa, huwag kang magpapahamak manuba ng ngalang diretsos. Ang ikatlo, mangilin ka sa fraile, lingguman at fiesta. Ang ikaapat, isang lamo ang katawan mo sa pagpapalibing sa ama't ina. Ang ikalima, huwag kang mamamatay kung wala ka pang salaping panglibing. Ang ikaanim, huwag kang makikiapid sa kanyang asawa. Ang ikapito, huwag kang makinakaw. Ang ikawalo, huwag mo silang pabigbintangan kahit na ikaw ay magsinungaling o kahit ka masinungalingan. Ang ikasyam, huwag mong ipagkait ang iyong asawa. Hashtag sharing is caring. At ang ikapulo, huwag mong itanggi ang iyong ari. Itong sampung utos ng fraile, dalawa ang kinauuwian. Ang isa, sambahin mo ang fraile lalo sa lahat. At ang ikalawa, ihain mo naman sa kanya ang purimot kayamanan. So, anong ini-imply dito ni Del Pilar? Na parang hindi na Diyos ang sinasamba, kundi ang mismong fraile, kasi nga nagiging supreme na yung kanyang kapangyarihan. Na si God, yung Diyos na talagang dapat pag-ukula ng pagsamba, ay parang nagiging side actor na lang sa kwento. Diba? Parang supporting role na lang, kasi ang pinaka-main protagonist, supposedly, ay yung fraile. Pero dito, pinapakita natin sa mga utos na ito, kung ano ba yung abuses na ginagawa nila. Bilang halimbawa, sinasabi dito na huwag kang mamamatay kung wala kang pampalibing. Kasi nung panahon na yun, ritual-ritual, mas marami kang pera, mas maraming dasal na ibibigay sa iyo kapag ikaw ay ililibing na kapag kapatay mo. Diba? Tapos yung huwag mong itatanggi ang iyong asawa. Diba? So dito natin makikita na even the priest during this time ay talagang na exposed din sa kung ano ba yung mga carnal pleasures na tinatawag natin. Ngayon, sinasabi natin, does this mean na ang simbahang katolika ay mali? Ang simbahang katolika ay yung mismo nagkasala? So, simple ang kasagutan natin dyan. Yung mga tao na namamalakad sa simbahang katolika sa Pilipinas ng panahon na yun, yung nagkamali at hindi ang mismong simbahan. Babalikan natin kasi, ano ba muna yung mga kaganapan sa Europa nung panahon na yun? Ano ba yung kaganapan sa Espanya nung panahon na yun? It so happened kasi na sinisequester ng pamahalaang Espanyol yung mga lupain ng mga monasteryo. Kaya nga sinasabi nila na yung iba sa mga na-displaced na mga
praile mula sa kanilang dating mga monasteryo, yun yung mga ipinatapon dito sa Pilipinas. And they are not really prepared to do missionary works. Eh kasi mga monghe talaga sila eh. Eh na-expose sila sa kamunduhan. Na-expose sila sa worldly pleasures. Kaya most of them succumbed. Ibig sabihin, nagapi sila ng mundo. At hindi daw ito yung mga first class na mga praile na pinapadala as compared during the early years of missionary works in the Philippines. Yung mga unang ilang daang taon ng pamumuno ng mga Espanyol sa Pilipinas, yung mga ipinapadala nilang pari sa ating bansa ay yung talagang the best. Ibig sabihin, ito yung mga nag-aaral talaga ng wika ng mga katutubo, yung nagde-devote ng kanilang oras in order to propagate the faith. But pagsapit ng 19th century, hindi na ganun yung klase ng mga praile na pinapadala sa Pilipinas. Yung iba sa kanila ay ipinadala na lang dito kasi wala na sila mapwestuhan pa sa Espanya. So para tayong pinagtatapunan ng mga praile na ganito yung asal. So ilan ito sa mga inireklamo ng mga propagandista. So babalikan natin, hindi ka nagrereklamo kung wala kang nakikitang kamalian. Hindi ka naman pwedeng magbulag-bulaga na lang sa nakikita mong kamalian, hindi ba? Papayag ka na lang ba na magpatuloy itong mga pang-aabuso? So hindi. Another thing is, hindi nangangahulugan na may nakikitang mali itong sila Graciano Lopez Haina, itong sila Marcelo H. Del Pilar. Ito'y totoo sa kabuuan ng Pilipinas. That is not the case. It so happened that in their locality, merong abuses na ginagawa yung mga praile. Pero sa ibang mga lugar, you can also see na may mga Pilipino that they are defending their friars. Na nung panahon ng revolusyon, yung ilan sa mga praile ay pinapalaya sa mga simbahan. Itong mga katutubo, itong mga natives ng mga localities, pinagtatanggol nila yung kanilang pare na huwag sakta ng mga revolusyonaryo. So case-to-case basis, we cannot generalize. Kasi kadalasan, ang itinuturo sa atin na ang lahat ng mga pare nung panahon na yun masasama. Hindi. Okay? May mga masasama, may mga mabubuti. And it so happened na ang nirereklamo, syempre, ay yung mga paring gumagawa ng mga pang-aabuso nung panahon na yun. So, balik tayo dito sa La Solidaridad. Ang unang edisyon nito ay inilabas noong February 15, 1889. At isa si Jose Rizal sa mga contributor nito. Anim na taon lamang ang itinagal nitong La Solidaridad dahil sa pagsapit ng 1895 ay nahinto na ito sa pagpapalathala o pagpapublish. Umaasa lamang ito sa kontribusyon ng mga propagandista kaya hindi talaga ito kumikita na dyaryo. And at the same time, yung mga contributors dito ay gumagamit ng mga alias. So ano to, mga alter accounts and the thing. So bilang halimbawa si Rizal, ang ginagamit niya na pen name or alias ay Launlaan. So parang station sa PNR, hindi ba? Then itong si Antonio Luna, contributor din ito, at ang kanyang alias na ginagamit ay Tagailog. Yung kaninang nabanggit ko na si Jose Maria Panganiban, ang kanyang alias na ginagamit naman ay Homapa or Jomapa. Critical itong dyaryo na ito patungkol sa pamamahala ng mga praile at ng mga opisyal sa Pilipinas. Pero tatandaan natin, hindi sila nagnanais magkaroon ng kalayaan ng ating bansa. Ang ninanais lamang nila ay ang pagkakaroon ng reforma o pagbabago rito. Okay? So hindi pa ito yung gusto nila magkaroon ng marahas na paghiwalay ng ating bansa mula sa Espanya. Bagkus, they are demanding for reforms hanggat maaaring magkaroon muna ng pagbabago sa ating bansa. Now, the question is, laging matagumpay ba ang La Solidaridad? Not entirely. Merong konting pagbabago. So, yung halimbawa niyan, yung pag-abolish ng tributo. So, eventually, ito ipapalitan ng sedula. Then, yung pagbabawa sa araw ng polo y servicio. From 40, ginawa na lamang itong 15 days. Then, ang isa pa sa tinuturing na achievement nitong La Solidaridad ay yung pag-abolish sa tobacco monopoly. Ang ilan sa mga itinuturong dahilan kung bakit hindi nagtagumpay itong kilusan na ito ay una, yung hindi pagiging solid ng samahan, ng kilusan. May ilan kasi syempre na gusto sila ang bida, sila yung boss, diba? Iba-iba yung kanilang mga goals kung tutuusin. Yung iba ay para sa pansariling hangarin lamang. So watak-watak. And at the same time, yung ikalawang tinuturong dahilan ng hindi pagtatagumpay nito ay yung kakulangan ng pondo.
So katulad ng ating sinabi kanina, umaasa lamang sa kontribusyon ng mga propagandista ang nasabing kilusan. At dahil sa kulang na yung naiko-contribute, edi syempre hindi talaga magtatagumpay ang nasabing samahan. Bahagi rin ng kilusang propaganda itong effort naman ni Papi JP sa pagbuo ng kanyang mga nobela na nagsisiwalat patungkol sa pang-aabuso ng mga Espanyol sa ating bansa. Syempre ito yung pinakakilala natin, yung Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. Yung mga detalye patungkol dito ay hindi na natin masyado pang iisa-isahin sa ngayon dahil sa meron tayong separate discussion about those two novels. So dito muna tayo, bukod sa effort niya na magsulat ng nobela, ang isa pa sa mga ginawa ni Rizal ay yung annotasyon ng Sucesos de las Islas Filipinas o yung Events in the Philippine Islands. Itong Sucesos de las Islas Filipinas ay originally na isinulat ni Antonio de Morga noong 1600s at inilalarawan niya kung ano ba yung description o ano ba yung meron sa Pilipinas noong kanyang kapanahunan. Si Antonio de Morga isang oidor o isang judge ng Supreme Court ng Pilipinas noong panahon na yon. Ginawa niya ito ng annotation kung saan ay gumawa ng mga komento itong si Rizal patungkol sa maaring maling pagtingin ng mga Espanyol patungkol sa mga Pilipino. So don't you worry, magkakaroon tayo ng readings tungkol dyan at magkakaroon tayo ng compare and contrast activity. Itong Sucesos na ito, shorten na lang natin kasi mahaba yung Sucesos de las Islas Filipinas, parang tongue twister, di ba? So paiksiin natin, gawin natin yung Sucesos. Ang kopya na nakuha ni Rizal ay sa British Museum pa, sa London. Ito na yung panahon ng kanyang ikalawang pangingibang bansa. So, di ba, nagkaroon ng first travel abroad. Hindi na natin isa-isa yung mga lugar na kanyang pinuntahan doon. But dito sa kanyang unang pangingibang bansa, dito yung pagsusulat niya ng Noli Me Tangere. Dito yung natapos kung saan pinublish niya itong Noli Me Tangere sa Germany. Then umuwi siya sa Pilipinas, inalam niya kung paano ba yung naging reception dito sa Noli Me Tangere. And of course, na may mga nagalit, may mga gustong ipapatay siya, etc., etc. And of course, ginamot niya yung kanyang nanay. Kasi nga yun yung dahilan kung bakit siya nag-aral ng medisina, di ba? Particular yung ophthalmolohiya para gamutin yung kanyang ina. So nagkaroon ng preliminary na operation patungkol sa paggamot sa kanyang ina. Then, nag-suggest yung Gobernador General ng Pilipinas na yun upang bumalik na lang si Jose sa Espanya kasi nanganganib yung kanyang buhay gawa na marami nga siya naging kaaway. And at the same time, may issue pa dun sa lupain sa Kalamba kasi nga ang sinasabing issue dito ay patungkol sa resibo. Kung babalikan natin sa discussion natin noong nakaraan, hindi ba sinabi natin na yung pamilya nila Rizal dito sa Laguna ay umuupa lamang sa mga Dominicano, mga paring Dominico. And may sinasabi na issue na hindi daw na nagbibigay ng resibo itong mga praile. Eh di ba ang kahalagahan ng resibo, ito yung magpapatunay na ikaw ay nagbayad. Eh kung walang resibo, pwede yung sabihin na hindi ka pala nakapagbayad. So naging issue yun. Natakot yung mga taga-Kalamba na baka pag magreklamo sila, paginitan sila. Eh habang nandito sa Pilipinas, nung pagkabalik ni Papi JP, sabi niya, huwag kayong matakot. Ay, ako tutulong ako sa inyo. Ito yung gagawin ninyo, etc., etc. So, syempre, nagkaroon ng tapang yung mga taga-Kalamba. But eventually, nung nakaalis sa Rizal, pinaalis din yung mga nagrerenta doon sa Kalamba. So, sinasabi na yung bahay na meron sila sa Kalamba, yung pinupuntahan ninyo ngayon na museum sa Kalamba, hindi na yun yung original kasi nasira na yun. Kasi nga, pinalayas yung pamilya nila, Jose, doon sa Kalamba. At lumipat na sila sa Binondo. So yun, bumalik na siya sa Europa. Siyempre, dumalmo na siya sa Yokohama, Japan. Nakilala niya si Osei-san. Hindi na muna natin pagtuno ng pansin yun. Meron tayong separate discussion patungkol sa mga babae na nakilala niya o dumaan sa kanyang buhay. Pero dito na tayo sa pangalawang pangingibang bansa niya. The second time around, dito naman yung kanyang annotation ng Sucesos de las Islas Filipinas. Sucesos. Nag-research siya dito sa British Museum. Then, nung natapos na sa British Museum, pumunta siya sa Paris at nag-aral-aral din siya doon. At nakilala niya din yung isang babae pa, si Nelly Busted. Okay. So,
Din dito sa ikalawang pangyayabang bansa niya, dito niya naman tinapos yung kanyang El Filibusterismo. Then, before I forgot pala, bago siya umuwi sa Pilipinas noong 1887, ay tinapos niya muna yung kanyang pag-aaral dito sa Complutense. Double degree si Papi JP kung tutuusin. So, natapos niya yung kanyang pag-aaral sa Philosophia y Letras noong June 19, 1985. Then, sinasabi na pinagkalooban din siya ng licentiate para sa medicine noong 1894. Licentiate, ibig sabihin, natapos mo na yung degree, natapos mo na yung coursework, pero hindi ka pa totally maaaring tawagin doktor kasi wala ka pang thesis. So, yun yung problema ng karamihan sa mga estudyante, di ba? Thesis, kaya hindi pa makagraduate. So, itong si Rizal, he already finished his coursework, kaya siya meron ng, tinawag na siyang licentiate, lisensyado na siya. Pero hindi pa siya pwedeng tawagin talagang doktor nung panahon na yun kasi kulang pa siya sa pera. Gayong hindi niya natapos yung kanyang thesis, ay big time naman yung mga naging trainers dito ni Rizal patungkol sa ophthalmology. So sa Paris, nagkaroon siya ng experience dito sa clinic ng isang bantog na ophthalmologo na ang pangalan ay si Dr. Louis de Wecker. At ang isa naman sa kanyang mga naging trainer ay si Dr. Otto Becker na matatagpuan naman sa Heidelberg sa Germany. So yan, patapos na tayo sa ating discussion. Balik lang muna tayo ulit patungkol dito sa propaganda movement ha. Nakapagbigay ako sa inyo ng konti mga trivial facts kasi syempre importante pa rin malaman nyo kung ano ba yung nangyari sa kanyang education sa abroad. Pero focus talaga natin dito is yung propaganda movement. Itong propaganda movement patungkol sa historiografiyang Pilipino, sa pag-aaral ng kasaysayang Pilipino, ay meron din isang malaking ambag. Ito yung tinatawag natin na tripartite view of Philippine history. Sa tripartite view, ito yung exact opposite naman sa tinatawag na bipartite view nung panahon ng mga Espanyol, yung paraan ng pagsusulat ng kasaysayan nung panahon na yon. Sa bipartite view of Philippine history, ang tinutukoy dito is dilim liwanag. So pinapamukha kasi ng mga librong Espanyol, yung mga Spanish authors sa Philippine history na bago dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ang Pilipinas ay nasasadlak sa kadiliman. Mga pagano, mga barbaro, mga salbahe, hindi sibilisado. At ang mga Espanyol ang siyang nagbigay, ang siyang nagkaloob ng kaliwanagan. Kaya bipartite view. First part, dilim. Second part, liwanag. So kadiliman, ito yung mga katutubong Pilipino, kaliwanagan itong mga Espanyol. Silang nagbigay ng sibilisasyon, kaya nga utang na loob daw natin sa kanila ang sibilisasyon at ang relihiyon. Pero dito sa mga propagandista, particular dito kay Jose Rizal, pinapamukha nila na hindi ganoon ang kaso. Meron tayong tatlong parte, tripartite view. Ano-ano ito? Liwanag, dilim, liwanag. Anong kahulugan? Bago dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, merong kaliwanagan ng ating bansa. Because as contrary to the popular belief, we are not savages, we are not barbarians. Meron tayong sariling sibilisasyon. Na marahil kung ikukumpara ay hindi ganun kasing dakila sa sibilisasyon na meron yung mga Espanyol o yung sino mang mga Europeo o kanluranin, pero hindi masasabi na totally na mga barbaro tayo. Because we have our system of government. May social stratification. Meron tayong trade network with other countries. We have belief system. So, hindi tayo totally na walang alam. So, yun yung unang part sa tripartite view. Liwanag. Sa second part, ito naman yung dilim. Ito na yung pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas kung saan ay sinira nila yung identity natin at ipinilit sa atin yung panibagong pagkakakilanlan batay sa kanilang standards or classification. Then yung pangatlong part ay yung liwanag ulit. So liwanag, dilim, liwanag. Ano ibig sabihin nito? Paano daw natin makakamit itong kaliwanagan na ito? So pwede sa pamamagitan ng pagkakaroon ng reforma sa bansa o pagpapalayas eventually sa mga Espanyol. So sa ganitong paraan natin makakamit itong liwanag. So ito din yung dahilan kung bakit siya nag-research sa London. Kung bakit niya hinanap itong sucesos. Kasi dito niya pinapakita na, hello,
meron kaming civilization bago kayo dumating. At gina-justify niya kung ano ba yung mga maling pantingin na meron yung mga Espanyol laban sa mga Pilipino. Okay, so recap tayo. Na mga napag-usapan natin ngayong araw, nagkaroon tayo ng fast track patungkol dito sa travels ni Rizal abroad. Nagbigay tayo ng ilang pangalan na sa mga barko, pero hindi na natin isa-isahin yung pangalan ng bawat barko na yan. Okay? Dalawa lang yung binigay ko sa inyo, yung Salvadora at saka yung Gemna. And ang naging pinaka-focus natin ay hindi yung pagliliwaliw ni Rizal sa ibang bansa. Kasi hindi naman natin pwedeng pag-aralan, no? Dito siya tumira, dito siya umihi, dito siya dumumi. Hindi ganon, okay? Ang pinaka-pinagtuunan natin ng pansin ay hindi kung saan nagliwaliw si Papi JP, kundi kung ano ang mga pinaglaban ni Papi JP habang nasa Europa. Habang kasapi siya o bilang isang bahagi ng kilusang propaganda. At yun ang sinasabi natin, kaya sila nagreklamo kasi may nakikita silang kamalian. At walang magre-reklamo kung walang nakikitang mali. So, yun lamang. At dito natin tinatapos yung ating diskusyon para sa araw na ito. Maraming salamat.